Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, gumawa na naman tayo ng saba recipe. Actually, hindi dapat ito yung recipe na ituturo ko sa inyo, kaya lang dahil tag-ulan ay talaga namang hindi ako makapag-film at nahinog na ngang tuluyan yung ating saging na saba. So, kakailanganin lang po natin ng 5 piraso nitong hinog na saging na saba at hiniwa ko lang po ito ng mas maliliit at maninipis para naman kapag dinurog po natin to gamit ang tinidor ay hindi na po tayo mahihirapan pa. Kung medyo may mas hinog ka pa na saging na saba ay mas better. So, dudurugin lang natin to mga kakusina hanggang sa makita po natin na talaga namang durog na yung ating saging na saba. Kaya din pala, i-share ko yung recipe na ito dahil nagka-trending po ito sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel. And meron na rin po itong 1.2 million views. Yan, so kapag nadurog na po natin yan ng maigi, isi-set aside muna natin to bago gawin na po natin yung next procedure. After natin may set aside yung dinurog natin na saging na saba, sa isang kaserola, maglalagay po tayo dito ng 3 cups of water. And take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding po ng ating 3 cups of water, maglalagay na rin po tayo dito ng isang sachet or 24 grams na itong Menu Magic Instant Leche Flan Jelly Mix. Yan, so ilalagay po natin to dito lahat at i-dissolve po muna natin to ng maigi para wala pong namumuo na jelly powder sa ating liquid ingredient. And syempre mga kakusina, marami pa rin sa inyo na nagtatanong kung saan nga ba natin to ma-avail. So, i-check nyo lang po yung Facebook page ni Menu Food Solutions. Nagpo-post po sila doon kung saang area sila naglilibot para po mabili ninyo yung kanilang products, o kaya naman, pwede nyo po silang puntahan sa Shopee and Lazada. Available din po sila. Ayan. So, after adding po ng ating jelly powder at na-dissolve na natin to ng maigi, maglalagay na rin po ako dito ng isang lata or 380 grams na condensed milk. And yung condensed milk po na ito ay naka-room temperature. After adding ng ating condensed milk, hahaluin lang din po natin to ng maigi para maging combine na siya dito sa ating jelly powder at sa water na inilagay natin. Ayan. And kung mapapansin ninyo mga kakusina, hindi po tayo dito maglalagay ng food color kasi yung leche flan jelly powder na ginamit po natin ay meron na po siyang natural na color yellow. Ayan. Tapos po, imimix lang natin to ng maigi bago maglalagay na rin po tayo dito ng isang lata or 370 ml na evaporated milk. Yan, so evaporated milk na lang po yung ilalagay ko, pero kung gusto ninyo na mas creamy, pwede naman pong all-purpose cream yung ilagay ninyo. After adding ng ating evaporated milk, imimix lang din po natin to ng maigi, at kapag napansin nyo po na nag-combine na silang lahat dito sa ating kaserola, pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan. And syempre, bago natin makalimutan, maglalagay rin tayo dyan ng konting vanilla essence or vanilla extract. And then, lulutuin ko lang po ito continuously stirring hanggang sa makita ko po na medyo umiinit na po yung ating mixture. Kasi kapag napansin nyo po na umiinit na yung ating mixture, doon na po natin ilalagay yung dinurog natin kanina na saging na saba. Ayan, kapag mainit na po yung ating mixture, pwede na po natin hinaan yung apoy sa ating kalan at ilalagay na po natin yung dinurog natin kanina na saging na saba. Ayan, so, make sure po na dapat ay mahina na lang po yung apoy ninyo para naman hindi masunog yung ating mixture sa bottom ng ating pan. And lulutuin lang din po ulit natin to, continuously stirring. And mapapansin nyo po mamaya-maya, yung namumuo na saging na saba na po na iyan, ay maghihiwa-hiwalay po yan dyan. So, habang hinahalo natin to mga kakusina at hinihintay po natin kumulo yung ating mixture,
Please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto niyo rin pong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto niyo rin pong mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwedeng-pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. Yan, kapag nakita niyo po na medyo humihiwa-hiwalay na yung ating saging na saba dito sa ating mixture, maglalagay na po tayo dito ng grated cheese. So, yung ilalagay po natin ditong keso, dapat po talaga ay durog para mas lumasa siya sa ating recipe. At ito po ay half bar lamang. Ayan. So, ilagay lang natin yan dyan lahat. Ayan. So, naglagay tayo dyan ng cheese para naman maging balanse yung lasa ng ating dessert recipe. So, no need na po maglagay pa ng konting salt. Yung cheese lang po ay pwedeng-pwede na siya. Pero, kung ayaw nyo naman ng cheese, kung hindi ka cheese lover, pwede mo na rin naman pong i-disregard yung keso. Pero, kung cheese lover ka, much better na may keso talaga yung ating recipe. Para may kakaibang flavor din po ito. Yan, kapag napansin nyo po na kumulo na yung ating mixture, isasalin lang po natin to sa ating mga molder. Depende na po sa inyo yun kung anong molder yung pagsasalinan ninyo. At kapag nasalin na po natin to sa ating mga molder, isaset aside lang po natin yon at hihintay natin yung mag-firm, and then after po nun, pwede nyo na po yung i-enjoy. And yes mga kakusina, sino po sa inyo ang banana lover and dessert lover? Say hello sa ating comment box section. And kung mahilig ka din sa dessert at banana, i-share mo na yung ating video. Mga kakusina, gusto ko lang din po palang mag-thank you sa inyo dahil tayo po ay 3 years na sa YouTube and meron na po tayong 400,000 subscribers. So thank you so much po sa lahat ng mga kakusina na nagstay dito sa ating channel simula pa noon. And kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, welcome sa iyo kakusina! At ayun na nga mga kakusina, so naisalin ko na po sa aking molder yung naluto natin kanina na mixture. This time, hintayin lang po natin yung lumamig at mag-firm, and then after po nun, pwede na po natin yung i-enjoy. Pwede po kayong maglagay ng grated cheese on top kapag nag-firm na po or lumamig na yung ating recipe. At ayan na nga mga kakusina, so nag-set na po or nag-firm na yung ating recipe, kaya naman pwede na natin itong i-enjoy. Ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na cheesy saba jelly flan. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell. Click all para lagi po kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.